be a start of big things for them. So, again, ang kanilang remaining games, Akari, Signal, at Petrogas, medyo matitibay pa, but abangan natin how they will sustain that momentum which they got from that green line win. Alright, Choco Mucho naman! Diyos ko, napapaos na ako. Send Purple Hearts naman para sa mga fans ng Choco Mucho. Oo, ito ang mga chika natin para sa inyo. Hi, Yong! Hi, everybody! Purple Hearts naman kayo dyan, tsaka share the live naman. Alright. Okay. So, press one sa mga Marites Nation. Alam nyo na ang unang topic sa Choco Mucho. Sige. Kung kayo talaga ay PBL fan, i-comment nyo dyan ano ang first topic about Choco Mucho. First topic about Choco Mucho. Tignan natin. Ayan, yes! Ibig sabihin, kayo ay mga garantisadong Marites Nation of the PBL. But yes, Choco Mucho was actually trending and they were the talk of the town after head coach Oliver Almadro stepped down from his post, diba? A few hours before their game against Army lang. So, prior to that game, the Flying Titans lost to the Akari Chargers in 5 sets. But, si coach Ejet Mabayad got his first win as head coach against Army because that was the day that Coach O announced his resignation. So, it's really just a matter of, you know, a fresh start for the team. And si Coach Ejet was also attending topic kasi nga, mga Marites Nation of the PBL kayo eh, di ba? So, a lot of netizens really noticed how calm he is in coaching. So, maraming natuwa, and I guess his substitutions also were very timely and very, very, you know, he added value to the team. But of course, we know that a big factor of how the players play talaga here are contributed by Coach Oliver. So, of course, we wish Coach Oliver and his other endeavors, of course, with the Ateneo Lady Eagles. And ito nga si Team Captain Bea De Leon also didn't see any action against their win against Army dahil she had back spasms. But tingnan natin dahil syempre may mga series of games ang Choco Mucho na talagang kaabang-abang. And one of them is itong highly anticipated, of course, every conference naman when it's Choco Mucho versus Green Line. It's a very highly anticipated matchup. So, you know, si Bea Del nagpapahinga for those kinds of matches para approaching the end of the elimination, talagang mas maipakita niya at marali niya yung team, being the team captain, of course. And eto, si Coach Ejet also stated that in their past games, they were pretty uptight and they tried to go for a more calm playing style against Army. So, kasi I guess kung yung mga fans na frustrate kung bakit for how many conferences already Choco Mucho had been falling short of the semifinals. So kung kayo na frustrate, I'm sure everyone else in the lineup, coaches, the players, they're all frustrated. So minsan talagang magsha-show ito sa game nila. Na minsan panalo na sila pero once na madikita, it will resort more pressure. Tapos wala pa yung game sa kanila, diba? So, I guess, itong pagiging calm type of playing ay something we could expect from the Choco Mucho Flying Titans dahil this is what Coach Ejet had been implementing. And ito nga, si Alieva, si Odina, diba? Constantly in all their games, naging maganda talaga yung kanyang output for Choco Mucho, and even in that game against Army, talagang she displayed her prowess in attacking and her solid blocks. So, kayo, mga Choco Mucho fans, i-comment nyo dyan sa baba. What do you think are the chances of earning a spot in the semis? Ang makakalaban pa ng Choco Mucho ay Cream Line at Signal. So, ayan. May dalawa pa sila mga kalaban. Ilang percent, sige, i-comment nyo dyan, ilang percent kayo sure na makakapasok ang Choco Mucho sa Final Four PBL Regionals, no? May 70%. Talaga mga statistician talaga ito mga kaibigan ko sa PBL and Kumu.
100% laban lang. Ayan, very positive. Grabe naman sa 5%. Oo, parang matabang-tabang ang prediction. Yes, pero ayan, halo-halo ang ating mga opinion, prediction, halo-halo. Baka naman may pahalo-halo party tayo dyan, viewers. Ayan. Power chargers. Out of contention na rin sila, pero napakalaking boost para dito sa young squad na to, yung kanilang panalo against Chocomucho in 5 sets, di ba? So, yung 44-point output ni Priscilla, it's a league record, and at the same time, you know, winning against a team like Chocomucho. Malaki yung dulot doon sa confidence ng kanilang mga local players, kanilang mga young players. So hopefully they carry that kind of feeling onto their next matches, onto their next conferences. And it's just, you know, I'll be very generic with this, you know, with my inputs on Akari. Kasi nakakatuwang panoorin eh, na Priscilla Rivera, former Olympian, a natural leader, kayang-kaya niyang dalhin yung team at nakikita mo na ang daming natututunan ng mga bagets sa kanya. So, wala lang, nakakatuwa talaga sila panoorin, di ba? Parang, ang laki-laking inspiration na nabibigay niya. Actually, not just to her teammates eh. Kung makakakita kayo ng mga clips na yung ibang mga kalaban nila, pag nadikit kay Priscilla, grabe, mega pa-picture talaga. So, nakakatuwa, she has that kind of respect from us Filipinos, from our local players. And hopefully, this kind of inspiration transpires to the whole team of Akari para mas maglaro. O, diba? Malay nyo naman, next conference, open conference, si Bogart ay naka 44 points na rin. At ang kaibigan natin, si Joanna Maraginon, kumu 44 points na rin, diba? Gusto nyo ba yun? Alright, so let's move on sa ating next team, the Creamline Cool Smashers, our last team to discuss here in the rundown before we go on to our next segment. But the Creamline Cool Smashers, grabe. I think there are, parang wala ng mga tao na dapat mag-doubt sa Creamline in a sense na ang dami na nilang na-establish as a team, di ba? They've won several championships. A lot of them, you know, a lot of them are MVPs in the past. They have set a record for the Philippines in international stints where they had only like a week or less to prepare. So, they constantly give the Philippines, the Philippine volleyball community pride. And going up against F2, I think they were also very crucial na i-bring out yung best game ng F2, di ba? Kasi, you know, kahit naman nanalo yung F2 sa kanilang games against, sino ba yung mga napanalo ng F2 na games? Sino mga tinalo ng F2? PLDT at saka, sino ba? Ang daming games, guys. PLDT at saka ART. So, kahit na panalo ng F2, yung dalawang games na yun, di ba, nag-start up sila. Natalo sila sa Cheritigo, natalo sila sa... Panalo sila sa Chocomucho, tama? Or talo sila sa Chocomucho? Talo sila sa Chocomucho. Okay, talo sila sa Cheritigo, Chocomucho, panalo sila sa ARMY at PLDT. So, yung dalawang na ipanalo nila, kahit na panalo yun, hindi pa rin natin nakikita yung uy F2 dati na dating, di ba? Nakita lang natin yan when they went up against Creamline. So, di ba, parang despite the loss, we know na the first two sets also matter to Creamline dahil those are hard-earned sets, di ba? That could have even gone to F2 pero nakapitan nila yon at nakuha nila yon. And again, it just so happened na F2 really scouted well. And a lot of players contributed to that win. Pero, Aliza Valdez, kilala na rin siya talaga ng mga nakalaban nila. Kaya naman, itong si Gia Morado de Guzman constantly looks for other people na mapapashine niya, di ba? After Aliza, pinashine niya si Gemma. And then, there's Panaga, there's Tots Carlos. Every time, it's different for Creamline eh. And now, you know, we are seeing
before our eyes, the emergence of Celine Domingo as a very steady middle blocker. So, di ba, nakakatuwa lang panoorin na ganun sila. And, you know, despite that loss, they're still assured of a semifinal slot. And even in my personal tweet, I mentioned nga na yung Cream Line, historically, wala pa kasi nakaka-back-to-back sa kanila. So, that's why we're very excited dahil sabi ko nga, baka yung panalo na yun ng F2 sparked something in them na talagang bumalik sila sa top, di ba? Nung open conference, medyo hindi sila nakapasok sa Final Four. So, you know, that win against a high-caliber team in Cream Line could spark things up for F2. And we just can't wait for their next matchup para talagang malaman natin kung they will be the ones to break the pattern kasi so far in you know, in open conference natalo sila ng Signal pero yung second time around hindi. So we wanna see Cream Line get even more challenge, di ba, para kapag semifinals or finals hindi natin talaga alam uy sino ba yung champion ng Reinforced Conference. Dapat malaman natin yan sa last day, hindi yung parang, di ba, parang yung Cream Line kasi last time, sweep nila eh. So, syempre, that's not their fault na ginagalingan nila, di ba? Hindi nila kasalanan yan kasi nagtatrabaho sila to be as flawless as possible. So, we just want more excitement because more excitement only means that the other teams are also leveling up. So, we want more of that in the league. And congratulations to F2 and Cream Line for tallying about 10,000 attendees yata, gate attendance in Araneta. That was also a very historic game because that's the first time PBL played in Araneta. So, congratulations to all the teams and inaanan natin lahat. Kaya naman, syempre, sabi natin, historic sa Araneta. Tomorrow is the second or third pa? Third time na maglalaro ng PBL sa Araneta. So, sino ba dito gusto ng patron tickets? Patron tickets, guys. Okay. So, yung makakanood lang bukas, ha. Bago ko interviewin yung charity, go, uulitin ko lang ang mechanics natin. Pero mamaya ko pa i-announce yung winners. Okay. So, again, sa mga nandyan sa ating comment section, 235 viewers, all you have to do is keep on commenting the name of the most iconic setter libero duo this conference. And right after our interview with the Charity Go crossovers, we will announce three winners of two lower box tickets each. Ayan. Thank you so much, guys. Tuloy-tuloy lang ang pag-comment. At syempre, pag umakit naman yung ating mga guests, i-welcome naman natin sila. Ayan. Ready na ba? Ready na ba ang ating guests? Ayan, ang dami sumasagot ng Gia Kayla. At bakit may Gia set dito? Kailan pa naging libero si Seth? Ayan, most iconic setter libero duo para sa inyo this month. Alright. Okay, so ayan, I think ready na ang ating guests. And we've seen a handful of exciting matchups this Reinforced Conference. And all of them talagang may mga kanya-kanyang storyline. So, after claiming the championship in 2021, during the PBL Open Conference, the Bubble Edition, ang daming nangyari dito sa Charity Go crossovers, di ba? So, without further ado, gusto kong malaman kung ano yung mga pinagdaanan nila, not just coming to this conference, but their transition as a team in general. Kaya naman, let us all welcome Alina Bicar, Buding Durendez, and Mama P from the Charity Go crossovers. Ayan, mga Mars, sakit na kayo dito. Ayan. Hi, Mama P. Oh, grabe naman yun. Hello po. Paat charapor. Oh. Uy, Buding, hindi tayo magka-glasses. Hindi tayo magmukhang smart for today's episode. Ay, ayan. Okay, i-share niyo muna ang live. Ah. Share muna natin yung live kasi dito niyo lang makikita si Buding na mukhang genius. Buding, isuot ni sa MMOB para smart ka sa mga sagutan mo.
Ayan. Alright guys, keep on sharing the live. May arrow button tayo dyan. Pero ito guys, good evening at happy Friday naman sa ating Charity Go crossover. Si Mama PC Buding at saka si Haha Hotdog aka si Alina Vicar. Bakit naman ganyan ang username mo? Alina. Parang jeje mo naman tong professional volleyball player. Tapos Haha Hotdog. Anyway, okay lang. Ayan. Okay. So, kamusta naman muna kayong tatlo? Okay. Unahin natin si Mama P. Kamusta ba, Mama P? Palagi ka nalang trending sa TikTok, ha? Ano bang feeling ng trending sa TikTok? At ano bang feeling ng gawa ganyan sa imports? Hi, Tita Mels. Ayan. Okay lang naman din ako. Trending nga rin ako ngayon, eh. Kasi binabash ng tao. Tsara. Uy, ako yun. Huwag ka talaga malito. Ayan, okay naman po, Tita Mels, after ng game namin sa Creamline. So, syempre, balik ulit kami sa training, back to zero kami ulit. Yun din naman yung gusto namin sa isa't isa, is yung back to basic kami ulit, which is yun yung nawala sa amin. Though, napakaganda ng game namin last game. And ngayon, kailangan namin pagtrabahuan ulit yung mga darating na games na. Ayan. So, sige, lipat tayo kay Buding. Buding, sabi nga ni Mama P, naging napakaganda nung game yun na yun. Pero kung ikaw tatanungin, sa tingin nyo, saan nagkulang yung team? Kasi diba, from 5-0, biglang, syempre, natapilok ng konti against Creamline. Saan yun sa tingin nagkulang? Maliban sa receive ni Buding, saan tayo nagkulang? Opo. Saan nagkulang, Mr. Einstein? Saan pang pinakamahirap na tanong sa akin? Tatanong ko lang kung ba't kayo natalo eh. Pinahaba ko lang, pero yung tanong ko, ba't kayo natalo sa opinion mo? Ano lang? Ano pa siguro? Mama pa, ikaw na nga, Mama pa! Ang hirap! Sumagot ka! Mama pa, ikaw no! Dali na yung serious. Ay, buting makamalimutan mo, PBL channel to. Ay, hindi ko to stream. Dapat formal ka dito. Hello po, good evening! Siguro po, kaya kami natalo last game is, syempre, hindi rin naman namin makokontrol talaga yung laro ng Creamline. Ang makokontrol lang namin is yung laro namin. So, talagang ginalingan din ng Creamline eh. Which is, yun din talaga yung nagpanalo sa kanila. So, kami, kinapos man ng bahagya. Kasi syempre, nagkaroon din ng parang nag-break din kami eh. Parang 4 days break din kami sa training. And ayun, sabi ko rin sa team namin na deserve nila manalo. Deserve ng Creamline manalo kasi halos hindi sila nag-break eh. And of course, hindi naman sa parang kulang din kami. Kulang kami sa preparation. Kulang kami sa preparation kung paano namin aralin yung yung opponents namin that time. So, opponent namin that time. Pero ikaw, Alina, after that loss, ano yung naging vibe sa dugout? Kasi unang talo niyo yun eh, di ba, this conference. So, kamusta yung vibe? Siyempre, 5-0 na yun, kumbaga parang natalo ko yun. Pero yun pa, sabi naman, na hindi pa tapos yung laban. Madami pa namang games and preparations din. So ayun, eager naman po kami lahat matuto sa natuto sa game na yun at nagbabawi din. Ayan. And tomorrow nga meron kayong game against Petrogas. So, Buding, syempre, hindi naman papayag na back-to-back ang losses, di ba? Lalo na nakasalamin ka ngayon. Parang hindi ka talaga papayag. Pero ano yung preparation para ma-prevent nyo yung ganong resulta ulit? Kasi, di ba, inaakyat nyo na ulit na maging nasa balik top team kayo. So, after a loss against Creamline, how do you prepare para sa game nyo against Petrogas tomorrow? Ano talaga? Pinaghandaan namin yung nag-ano kami, nag-ano nga yung tawag nun? Nag-viewing kami,
naman syempre nag-ensayo kami kung ano yung ginagawa nila sa laro. Oh, Mama Pia, si Budi kasi yung pagkakakilala ko dito, pag viewing, may ka-text lang to eh. Nanonood pa talaga to si Budi kapag ka-view, pag-scout. Actually, Tita Mes, nagdadadaldal lang sa likod yan eh, si Buding. Oo, oh, diba? At pinipin na sinasabi ko sa inyo. Pinipin na namin sa kanya, uy, Buding, ito dapat, o, oh, cross court, diba? Cross court. Nag-attendance lang talaga. Opo, ganyan na lang din. Pero, yan ang talent ni Buding. Kahit hindi yan mag-scouting, pagdating sa game, magputo-puto yan, nag-ganan-ganan yan. Kaya, kabang-abang din talaga. Ding, ito na lang, sagutin mo na lang to. Okay. Sino ang number one player sa Petrogas na aabangan mo ang depensahan? No other than Aiza Maisel Pontillas! Kala ko si ano, si Remy Palma mo kasi makasaring ka na naman sa... Second si senior! Second si senior. So ganito guys, ibig sabihin hindi niya talaga babantayan yung import. Sinang yan yung aabangan. Babantayan si Jim! Babantayan si... Siyempre, unahan si Nang, tapos lahat na sila. Ayan, okay. So, abangan natin yan. Dapat bukas sa game, nakasalamin ka pa rin. Ito naman, Mama P. Sabi ko nga, bago ko kayo i-intro, diba, na ang dami nangyari sa Cherry Tigo. Simula noong 2021, champion kayo, and then medyo hindi tayo nakabalik dun agad sa top, diba? Pero marami naging factors dyan. Players come and go, nagpapalit ng mga players, and hanggang sa nag-let go kayo ng halos kalahati sa team. So, can you talk about your road to redemption? Siyempre, yung mga ni-let go na players, matagal niya rin nakasama yung iba doon, pero how did that affect itong napakalaking improvement nyo? Tingin nyo ba na, or kumbaga, like, sa inyo namang galing na after nung ginawa ninyo na major revamp, paano naging ganito yung resulta? Ito, mayroon kong ulit po. Ano? Biglang, hello? Naririnig ba ako? Opo. Ayan. So, ako, ano? Ako ba? Ako ba yung lag? Hindi. Joke lang. Alag ba siya mama? Mamape? Okay. Ayan, sa tingin ko naman po, sa lahat talaga, sa dinami-dami talaga ng pinagdaanan namin. Actually, from champion teams, kakaunti na lang kaming natira doon eh, sa grupong yun eh. So, sabi nga nila, may mawawala talaga. May aalis, may mawawala, pero may panibagong darating. So, in-embrace lang namin. In-embrace lang namin yung mga dumating sa amin. And of course, kung ano lang talaga yung maibigay ng team namin, sobrang in-embrace namin, minahal namin yung ginagawa namin. Of course, yung team mismo, kahit na sino man yung pumasok sa amin, yun na lang yung naging thinking namin eh. Na syempre nawala yung mga close friends ganun, pero naging thinking namin na kahit sino man yung pumasok sa team namin, kahit from other team man or from college or ano, i-accept namin and tatanggapin namin ng buong buo at ituturing namin as family. And yung family niyon, yun yung gumagawa ngayon lang. Like for example, itong team na to, gumagalaw kami as family. So, sorry. Lag ba ako? Lag kayo? Hindi, tama naman. Okay. Okay naman. Clear naman. Lag ata kayo eh. Tingnan mo siya. Pagbibintangan niya pa. Yun. So, yung difference lang. Difference lang between yung before tsaka ngayon is mas family talaga yung turingan namin. Pinaglalaban namin yung bawat isa. Yung coaches namin, pinaglalaban namin yung kung sino man yung nasa loob. And of course, inaalay lang talaga namin sa family na. So parang more of yung culture talaga na iba. Kasi rin pa. Lagi itong narinig siguro na yung lineup ng Cherry Tigo, ang dami talagang star players, pero minsan yung nagiging result is iba. So I think yun nga, malaking factor talaga na
hindi siya sa skills lang inayos, yung mismong culture talaga. So speaking of culture, Buding at saka Alina, sige, umpisa na natin sa'yo, Buding. How different is Mama P bilang captain? Ano yung pag sinabi pa, team captain, ano yung pumapasok sa isip niya? Paano siya? Si Mama P lahat pinipit sa amin, ganyan. Tapos, pag before training, gabi pa lang mag-chat-chat siya na ganito, ganyan, para ma-set na, ma-pasok na sa kukuti namin, ayan. Tapos, every time na mag-huddle, may sinasabi talaga siya. Tapos, sagot namin, okay po, Ate Mai. Wala namang sama ng loob, Buding, sa okay po, Ate Mai. Okay. Wala po. Wala. Okay. So guys, ito na, abangan natin ang medyo matinong version ng sagot ni Alina Vicar, aka Haha Hotdog. So paano po si Ate Maylin bilang team captain, maliban sa sinabi ni Buding? Si Ate May kasi siya yung ano, hindi siya nagsasawa sa amin. Sabihan kami lahat. Siya kasi yung ano, sobrang hardworking niya. Kahit sa every training, parati siyang nagpapa-overload kung ano yung example sa last game or kung ano yung kulang niya. Parati siya yung nag-overload doon. Tsaka, winowork niya talaga. So, syempre, as a teammate, syempre, may hiya ka talaga na hindi gawin din yung best mo. So, ayun, pag si Ate Mike kasi, leader siya sa loob ng court. Hindi lang sa loob, kundi sa labas. Parang ano, walk the talk talaga, kung ano yung sinabi nga ni Buding, finifeed niya sa inyo. Yung talaga pinagtatrabahuhan niya rin on her head. Talaga naman, Mama P, napanggaling mo talaga. For the import ka talaga ngayong reinforce conference. So anyway, dyan na po magtatapos ang ating quick chikahan. Dahil alam ko kayo ay may laro pa bukas. So hindi na natin papatagalin. Siguro, Mama P, invite mo na lang ang mga fans ng Cherry Tigo para abangan ang inyong pagbawi sa inyong game tomorrow against Petrobras. Go ahead. So, ayan. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyo sa pagsuporta sa Team Cherry Tigo Crossovers. And, ayan, huwag po kayong magsawang suportahan yung team namin. At gagawin po namin lahat ng best namin para makapag-perform at ipakita sa inyo yung magandang laro namin. Ayan, manood po kayo bukas sa game namin against Petrobras at sa mga susunod pa pong games namin. And let's pray na injury free lahat po ng maraming salamat po. Ayan, medyo mahaba-haba pa ang conference, kaya sana injury free talaga at makapag-rest din ang ating mga players. So, ayan, thank you so much Mama P, Buding at Alina for joining us here on the show, and good luck on your game tomorrow. Bye! Bye, Buting! Love you! Bye-bye! Good night, kayo mabuti! Thank you, Mama P. Thanks, Alina. Ayan. At syempre, dahil in-invite kayo ni Mama P, kami na ang magbibigay ng ticket ninyo para makapanood naman kayo. Kaya naman, we are announcing our 3 winners of Patreon tickets para sa games tomorrow sa Smart Araneta Coliseum po ito. So, ang ating first winner, I see Jenray_19. Ayan, press 1 naman sa comment. Baka may si Jenray is to, ah. Ate Jen, ikaw ba yan? Si Jenray_19, press 1. At ang ating next winner naman ay si Kate's Nuts. Ayan. So, congratulations. You also won 2 Patreon tickets. And our last winner ay si Algen0328. Congratulations. Ayan ang ating tatlong winners ng tig na 2 Patreon tickets each. So, sana ma-enjoy nyo ang mga laro tomorrow. Kita-kita tayo dyan. And, syempre, alam ko marami ding napitin. Kaya naman, magbibigay ako ng bonus round. Okay, eto na, bonus round. Sige, let's go. Sino ba dito gusto ng lower box tickets? Lower box tickets. Yung pwedeng pumunta bukas, ha? Yung pwedeng pumunta sa Araneta tomorrow. Game. Magpapakit ako ng isa. Tapos, chichikahan ko lang ng very light bago tayo magpaalam.
one winner ang mananalo 3 lower box tickets sa kanya. Oh, ayan na. Pwede mo isama mama mo tsaka jowa mo para mag-get to know na sila. Oh, 3 kayo manood, lower box ito. Okay, so magbubukas ako ng window, tapos pauna ang umakyat, tapos chichikahan ko lang kayo. Ready? Press 1 sa mga ready. Pauna ang umakyat in 3, 2, and 1. Let's go! Ayan. Hi! Oh, oh. Hello po. Hello po. Ano pong pangalan nila? Hello? Ayan, narinig mo ko? Yes po. Lagi. Anong name mo? Adin po. Adin? Adin, ikaw ba ay volleyball fan? Yes po. Ayan, okay. So, saan ka nakatira? Ikaw ba ay makakapunta sa Araneta bukas? Hello? Oh, nawala na siya. Okay, more. Guys, yung makakapunta lang ah. Hi, Annie! Hello po. Hello, Annie. Ikaw ba ay isang ganap na volleyball fan? Opo. Ayan. So, opo, Ate Annie, ikaw ay taga saan? Paco, Manila po. Uy, malapit lang. Uy, perfect yan. Opo. Okay. So, Ate, ito para sa 3 lower box, ha. Isama mo yung mga, yung kumare kung para kahit sino gusto mong isama bukas. Pero, chichika muna tayo. Sinong team ba ang sinusupport mo, Ate Annie? Creamline po. Creamline, okay. So, ang Creamline ay sigurado opo na sa semis, pati ang Cherry Tigo. Pero sino pa yung dalawang teams na sa tingin mo kukumpleto ng Final Four? Cherry Tigo at saka PLDT. Kulang pa ng isa. Kasi yung Cherry Tigo, surely. Choco Mucho, okay. So, yung PLDT, actually, medyo malabo-labo na yung chance nila. Malabo pero, na pala. Sorry. Pero may, pag natalo yung mga nasa taas nila at nanalo sila sa remaining games, may chance pa naman. So, okay lang pa. May chance pa. Okay. Mga aba. Ano, mga 5% na chance. O, baba na pala. Okay. Anyway, ayan. So, para sa'yo naman, syempre yun ang iyong Final Four. Para sa'yo, sino naman ang tingin mong season MVP? Season's MVP? Either Gemma Galanz or Aliza Valdez. Okay. Either Gemma or Aliza. Actually, may chance naman pareho. I think si Gemma, ayan. I-check natin ang kanilang mga ang latest stats. Si Gemma ngayon pwede ay... Pwede rin si, ano, Mylene Paat. Yes. Actually, si Gemma at saka si Mylene ang ating top players na kasama sa top 10 ng best scorers. The rest, puro imports. So, within the top 10, sila lang ang dalawang local players. Kaya yung sinabi, yung prediction, may chance ka. Ayan. Okay. So... okay, so isa-isayin natin. Prediction mo na to, Ate Annie. Sino naman sa tingin mo ang best setter at best libero? Gia and Kyla. Oh. So mukhang Creamline All-Stars ang patutunguhan nito. Alright. Creamline to kasi ako. Oo. Pero ito na lang, Ate. Last question na lang. Kasi sa panahon ngayon, sa totoo lang, ang daming mga players natin ang ino-offera na maglaro sa ibang bansa. So, after nitong conference, sino sa tingin mong local player ang pwedeng maging import sa isang foreign team? Pwedeng Asian? Kasi alam nyo, before minachika ako talaga, I think around 3 players na ang ino-offera after the invitational conference. So, para sa'yo, sino sa tingin mo yung may ganong caliber na maglaro sa ibang bansa? Mylene Paat. Mylene. O, sige, pili ka pa ng isa pa ate kasi si Mylene official ano na yun, import na talaga yan si okay. Gemma Galanz. Sa pang magaling. O. Sige, so si Gemma, wala pa siyang international
international, like, oh, import. Sana magkaroon siya. Oo. Oh, oh. Eh, di pag nagkaroon siya ate, hindi na siya sa green line maglalaro. Gusto mo ba yun? Pwede din naman, kasi parang for experience na rin, di ba? For experience na rin ba? Yes. At huwag kayong mag-alala, ang videos ni Gemma ay nakakalat na sa ibang bansa. Kaya, ayan, ipagdasala lang natin. Pero, ate-ate, congratulations! Nanalo ka po ng 3 lower box tickets. At makikita ka mo ang Creamline bukas dahil kalaban nila ang Army sa first week. Oh, yes. Yes. Sana. Yes. Thank you, ate-ate. Basahin mo na lang po ang iyong Kumu message. Tonight hanggang tomorrow morning dahil magka-text po ang aming associate sa inyo. Second time ko pong manalo. Wow! Congratulations ate! Ang ano mo, avid fan ng EVL on Kumu. So, thank you so much po. Thank you po. Ayan. Thank you!